Good morning mga bok, dito pa rin tayo sa garahe natin, Motowok Garage. Ngayon meron tayo dito ngayon Aerox B2. Kaya nakikita nyo baklas na yung ilalim. Share lang namin yung nangyari sa Aerox B2 na to. Bali si Sir from Bagong Silang, Caloocan, North Caloocan, dumayo sa atin dito sa Lagro, Quezon City para ipacheck yung motor niya. Ngayon nagchat saan si Sir, ang pinapagawa niya magneto cleaning tsaka repaint nga, stator cleaning. Tapos kinento niya na yung nangyari sa kanya. Kasi pinagawa mo to sa ano, saang shop yun Sir yung una? Unang shop na pinagpagawa mo. Ano lang? Taga saan yun? Taga lang din sa amin sa lugar namin. Taga Bagong Silang? Taga Bagong Silang. Yan. Bali. Pinalaw lang. Kasi na. Namamatay-matay ka na? Ayun. Kung ano yung nakita akong shop noong time na yun Sir, binala ko na. Parang yun yung ginawa. Oo. Ayun, bali si Sir, pumupugak-pugak na yung motor niya. Namamatay-matay. Yung unang shop niya na napuntaan sa Bagong Silang, doon na siya nagpagawa. Sinuggest daw FI cleaning. E dito na. After FI cleaning, tsaka throttle body cleaning ba? Oo, Sir. Hindi pa rin nawala yung problema, tama? Nawala, isang linggo. Isang linggo nawala? Tapos, isang linggo makalipas, backstab na Sir. Binalik mo sa kanila? Binalik mo sa kanila. O, ano sabi nila? Wala, ang ginawa Sir, binaklas lang nila ulit. Tapos? Parang dinayag na sulit nila. Tapos ang sabi, di na raw nila madaan sa diagnose. Oh, ang dapat, ano sabi nila? Bukas na yung spark plug. Oh. Ginawa sa spark plug Sir, parang kiniskis niya lang. Ano, nilinis? Muna, nilinis. Tapos, oh. Hindi pinalitan? Oh. Tapos yun, maya-maya na, binabalik nila sa iyo. Kasi, mo okay, ulit. Pangatlo Sir, wala na, hindi ko na din. Yung pangatlo, yung pagkakilinis nila ng spark plug, ilang araw ulit bago nagloko? Ano Sir, ganun din pagitan, parang sa linggo mahilig din. Tapos sabi ko po ta, parang, ano na ako rito sa shop na to, sabi ko, dalhin ko na sa, ano talaga to, mas marunong ka ako, sabi ko. Yun nga, ang sabi, dalhin ko na rin. Sabi ko, sa ganun, sa loko ano Sir, ang sabi, diyan ka sa C5. C5 ang pinakamalapit. Oo. Sa lugar mo. Yun, dinala ko Sir. Oh. Pagpunta ko ron, ginawa nung ano... Kinalibrate? Kalibrate IS yung ginawa na hindi daw nagawa nung shop na... Nung una? Biro na yung tono nung maayos. Oo. And then, sanding ko rin Sir, pagka... Ano nun? Yung siya naman yung gumawa. Ano na? Talagang hindi na rin yun. Kasi pati pag umaandar, namamatay eh. Pati pag naka-full stop, namamatay. Sabi, iba na raw yun. Hindi na rin kalibrate IS yung ginawa. Ayun Sir. Sabi sa'yo, ano, ako, papalitan ng? Yung stator Sir, papalitan na daw. Kasi palit stator daw. Kasi na rin sa Aeron 12 yung motor ko. Mm-hmm. Sabi, eto Sir, pag namatay pa ulit to, problema niya, stator na. Palitin yung stator mo. Tapos, naalokan niya nga ako ng stator na buo. Kasi hindi rin sila nagbibenta ng stator. Sabi ko Sir, wala pa. Mahal yun. Nasa... Ang budget ka din. Tingin ko dyan, nasa 5 to 6,000 na tayo. Tapos Sir, ang benta niya sa akin Sir, nasa 9K. Maybe. 9K, o, di mo, napakamahal. Ito mga bok, bigay lang ako idea. Kasi pagdating pa lang ni Sir, kinukwento niya na lahat ng narinig niyo, kinukwento niya sa akin yan. Una kong tinanong sa kanya, kailan siya huli nagpalit ng spark plug? By the way mga bok, ang odo na itong motor na to is 50, saktong 50 o may butali? 50,100. Ah, ganun. 50K odo mga bok. Una kong tinanong kay Sir, kailan siya huli nagpalit ng spark plug? Ang sabi niya sa akin, hindi pa kahit isang beses. So, first time. Ngayon, ito pa. Sabi ko, Sir, kailan ka huli nagpalit ng fuel filter? Sabi niya, hindi pa rin daw siya nagpapalit. Sabi ko, air filter, first time daw magpalit. Ngayon, sabi ko kay Sir, kinuha ko yung manual ni Yamaha. Meron kasi tayo dito mga book manual ni Yamaha. Ayan. Pang Aerox to, sakto nga sa motor ni Sir eh. Binigay sa akin to ng customer eh. Nagulat si Sir sa mga pinabasa ko sa kanya. Nakita niya, ang fuel filter pala, every 12,000 pinapalitan. Ang spark plug, every 7,000. So, ibig sabihin nun, sa 50K Odo, dapat naka-apat na spark na ano siya, fuel filter. Sa spark plug, dapat halos naka-ano na siya. Naka-8. So, ngayon, hindi pa napapalitan kahit isa. So, dun sa, wala naman ako problema dun sa mga pinuntahan niyang shop. Ang sa akin lang, pumunta kagad sila dun sa malalim. Hindi na kagad muna nila yung basic maintenance kasi mga book. Yun na nakalimutan. Dapat dun muna tayo sa basic maintenance. Pero sa auto naman talaga ni Sir, kailangan na ng FI cleaning talaga niyan. Pero yun nga, nakalimutan natin yung palitan, yung mga dapat unang palitan. Which is,
spark plug, fuel filter, air filter. Eh dahil si sir, nagpalit na rin. Kailan ka nagpalit ng air filter, sir? Ano lang sir, siguro 1 buwan makalipas yan. Oh, ayan, 1 buwan pa lang. Kaya, ang pinush natin, spark plug, tsaka fuel filter. Dahil kapos na rin sa budget si sir, sabi ko, isang tabi muna natin yung magneto cleaning tsaka repaint. Unahin natin yung mahalaga, which is spark plug tsaka magne, ano, fuel filter. Tignan nyo naman kasi yung spark, yung fuel filter ni sir, mahabok, ayun, oo. Oh. Oo. Oh. Diba? Sobrang itim na. Ito yung bago, oo. Oh. 50K Odo. Talagang kailangan na magpalit. Kasi madumi na. Yung spark plug, nasa yung spark plug niya, ano, Rome. Oo. Oh. Labas mo yung bago nating spark plug. Yan, Bosch, spark plug yan, mga bok. Ano na yan? Magandang klaseng spark plug yan. Oh. Diyan pa lang, oh. Diba, makikita nyo talagang kailangan ng palitan. Unang-una kasi, yung tip nyan sa taas, ayan, oh, makikita nyo, may tip yan. Yung kay sir, food-food na. Hindi katulad na itong bago, mataas pa yung tayo. Ayan, oh. Mga bok. Yan, yan yun. 50K. Yan, bali mga bok, yan, papalitan ni Jerome tsaka ni Glenn, spark plug tsaka fuel filter. Tapos test, kasi kanina, pinatest drive ko kay Glenn yung Aerox. Talagang medyo, ano nga, parang mamamatayan siya ng makina. Parang, in short, parang pumupugak-pugak. Ngayon, sabi ko, ay sir, palitan muna natin yung mga basic, yung talagang nakalimutan mo. Tapos, test drive ulit natin kung okay na. Ito mga bok yan, bali dito pa nagpapalit kami ng spark plug mga bok, meron kami torque wrench and naririnig nyo tumutunog na, proper na yung pit nun, 30 Newton meter na yun mga bok. Dito kasi may dalawa akong ano, torque wrench, may maliit, may malaki. Yan, yung torque wrench natin. Yung malaki namin, pang CVT yan, yung maliit, pang mga spark plug mga bok. Ito na yung ano, bagong fuel filter, kinapit na ni Glenn. Yan mga bok, bali after namin gawin ng palit spark plug tsaka palit fuel filter, test drive natin kung magiging okay. Sana maging okay na. Pero yun nga, sinabi ko rin kay sir na ayokong i-guaranteed na magiging okay. Dahil yun nga, wala pa kasi akong diagnostic tool dito mga bok. Dahil nung nagsaring shop natin, nasama yun. Nag-iipon pa tayo pambili ulit. Pero sana maging okay mga bok. Ayoko rin i-guaranteed kay sir kasi syempre mahirap no. Unang-una, dami na rin gumalaw ng motor niya. Pero sa akin, yung mga gumalaw, ang daming ginawa. Pero yung basic, nakalimutan. Yung mga basic mga bok, huwag natin kakalimutan kasi pag yan na yung mga basic maintenance na gagawa natin, mas humahaba yung buhay ng motor natin. So, sabi ko kasi sir, ang next maintenance niya, palit coolant, tas magneto repaint, stator cleaning. Bok, bali dito sa kabila, makikita nyo malinis yung tangke, saka yung chassis kasi pinunasan ni Jerome yan, nilinis niya. Dito yung kabilang side, hindi pa kasi na lilinisan, kaya marumi pa yan. Pero pupunasan din nila yan. Okay. A few inches later. So update tayo mga bok, bali si sir, chinek ko yung spark plug cap niya. Ayun, nakita ko na yung ano, isa sa pwedeng maging cause nung pagpugak-bugak ni sir. Ito yung spark plug cap niya mga bok, ayan o. Oh. Umidong-umido na o. Oh. Oh, ito yung bago. Meron ako dito brand new, spark plug cap ng Yamaha original. Yan mga buko. Napakaganda niya. Napaka-tansong-tanso yung kulay. Tingnan nyo yung case, sir. Dumaka na ba ng mga baba? Yung madalas yung isang beses, sir. Ayan, nadaan kasi sir sa baha. Kaya nangyari, oh. Nag-umido na, oh. Kaya sabi ko kay sir, palitan na namin ng spark plug cap. Kasi naman, ito yung mga buko. Original Yamaha. Ito yung code. Ayan, oh. Original Yamaha yung mga buko. Ito yung, ayan, yung GK. Ayan. Original na original yan na pang Yamaha, yan yan. Umidong-umido na mga bok. Kaya papalitan namin ngayon ng spark plug cap yan mga bok. Kasi kung spark plug lang papalitan namin, ibabalik namin to, parang nonsense lang yung ginawa nating pagpapalit ng spark plug. Kasi yung spark plug cap mo, umido na. Ito, kabit mo to bok. Bago na? Oh, yan, bago na yan. Ito na yung umido nyo. Yan, pagkabit natin lahat ng mga pinalitan mga bok, tapos babalik namin yung fairings. Tapos test drive natin, sana maging okay na. Yan, napunasan na rin pala itong ano, kabilang side. Pinunasan na ni Jerome yan mga bok. Alright? The next day. Yan mga bok, bali nabalik na lahat ng fairings. Napalitan natin yung anong fuel filter, spark plug, tsaka spark plug cap. Pwede kita pakita, boss? Pwede ako pakita yung mukha mo? Yan si boss, siya yung mayari, test drive niya. Para maalaman natin kung wala ng problema yung motor niya. Yan, kasi ano rin mga bok, bali
Ingat din tayo kasi basic maintenance muna tayo bago tayo pumunta sa mga malalalim na maintenance. Katulad niya ni sir. Ilang beses nang ginalaw yung ano niya, throttle body tsaka FI niya, hindi pa rin mapatino kasi hindi dumaan sa basic. Tumalon ka agad doon sa pinakamalalim na maintenance. Dapat basic maintenance muna mga bro. Antayin lang natin yung customer para tingnan natin yung feedback niya. Wala na? Wala na? Oh, yan sinasabi ko na. Oh, ang dami mo. Ang laki na nung gilasos mo dyan sa motor mo. Basic maintenance lang pala kailangan yan. Oh, kaya kasi masyado tayo na-hype sa social media ng mga malulupit na ano, mga sikat. Ang sabi sa'yo? Magkano gagasto? Mag-alos 10K siya, 9.5. 9.5, palit stator daw? Oh. Before siya nagbibenta ng daging. Oh, dito, gagastin mo kayo, wala pang 2,000 eh. Basic maintenance lang. Hindi ko na palit stator nyo, ganun pa rin mangyari nun. Pala, nung palang nakita ako na yun eh. Nakailang balik ka kala ano? Nakadalawa, palit daw stator. Hindi ano daw, hindi daw nila kasalanan yung unang gawa, yung unang sira. Parang dapat iba raw yun. Iba raw sa ginawa nila. Kaya daw hindi daw back job. Okay, hindi back kasi job. Kasi sabi niya sa akin, pagka pangatlong balik mo rito, stator, ayan eh. Hindi na, babalik doon. Kasi nga, pibibenta nila ako ng buo eh. Na 9.5? Oo, sir. Nga mga bok, ano lang tayo mga bok? Paano pa babalik ng buo? May, ano muna tayo? Ano tayo step by step? Pag hindi kinaya ng basic maintenance, tsaka tayo tatalon sa malalalim na maintenance. O katulad niya ni Sir, oh, nawala yung problema niyo. Palit basic maintenance lang, palit fuel filter, palit spark plug. Eh nakita ko umido yung spark plug cap, palit spark plug cap. Yan tatlo pinalitan. Pakita ko sa inyo yung odo mga bok. Ito yung odo ng motor niya oh, para malinawan din tayo lahat. Parang hindi lang makalit yung ano. Ayun Sir, oh, 50 odo. Ayun o, 50,319 odo. Yan mga bok. Sa odo na 50,000, first time niya magpalit ng fuel filter tsaka spark plug cap. Kaso, galing siya sa iba't ibang shop, ang pinagawa agad sa kanya, throttle body cleaning, FI cleaning, nang hindi na chinecheck yung mga basic maintenance. Kaya minsan, basic maintenance muna tayo. Ha? Sa mga shop din, mga mekaniko, wag din natin lamangan yung customer natin. Ano tayo? Maging patas tayo. Wag kagad yung mga paggawa na malaki kagad yung singil. Doon muna sa mga basic muna. Nasa manual naman yan, nakasulat. Pinakita ko kay Sir, kaya naliwanagan din si Sir. Ang dami natutunan sa atin ni Sir. Kaya mga bok, oh, awareness din tayo mga bok ha. Saka natawa rin ako Sir, kasi mori na sa ulit. Oh, di ba? Ilang buwan mo na tinitiis yan? Ano na Sir, siguro yung ginawa ko, turbon na rin. Parang... Ginagawa mo, ginagasan mo na lang, sinisili niya, door mo na lang kagad. Main lang, kanina ulit Sir. Tuwing nga hagok. Tuwing nga hagok. Oh, yan. Nangyari siya nung isang beses. Tapos, nawala naman. Sabi ko, sige, okay, gamitin mo ulit. Eh, kanina, medyo malala na. Limang beses na nangyari. Sabi ko, wala na. Namamatayan ka na. Kahit hindi ka umahan, kahit na kami, ano ka lang, stoplight namamatay. Oo, sir. Ah, yun. Sabi ko, dali mo sa motor. Ayan. Kaya ko nga, sa Facebook. Kesa naman yung laban mo, sir. Yung, yun talaga. Kaya, yan, mga bok, ingat na, ingat, ingat, ingat tayo lagi. Sa akin naman. Hindi, hindi bumabalik yung lever. Tinutulak pa niya. So hanggang dito na lang mga bok. Sana may natutunan tayo sa munting vlog natin mga bok. Awareness din sa inyo yan ha. Alright?